Mga ka-trops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React 40. Ngayon na ay pag-uusapan natin ang balitang top 2 na nga daw ang Golden State Warriors sa Western Conference. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang rason bakit ayaw ng Utah Jazz sa trade ng Los Angeles Lakers. Naipanalo na naman nga mga ka-trops ng Golden State Warriors ang kanilang game ngayong araw laban sa Houston Rockets nang wala si Stephen Curry at napatuloy pero naman na nagre-recover sa kanilang mga iniindang injury. At dahil dyan umangat na nga sa 5 wins at 1 loss ang kanilang record sa standings ng Western Conference bilang ika-top 2 tabla sa Phoenix Suns. Pero hindi lang naman nga daw po isang simpleng panalo ang kanilang nagawa ngayong araw dahil na-extend rin naman nga nila sa 14 games ang kanilang win streak sa kanilang head-to-head coach ng Houston Rockets. Liit Errol nga na dinodomina parati ng GSW ang Rockets sa tuwing nagkakaharap sila sa nakalipas na 4 na taon dahil February 2020 pa nga sila huling natalo ng Houston sa kanilang match-up. And this time nga mga idol, hindi na nga kinailangan pa ng GSW si Curry dahil sapat na nga ang nagawang 27 points ni Buddy Hield at 23 points ni Jonathan Kuminga off the bench para talunin sila sa loob mismo ng home court nito. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa rason bakit ayaw ng Utah Jazz sa trade ng Los Angeles Lakers. Kagaya nga mga ka-trops, nang napag-usapan natin, sa ipinamalas pa lang nga ni D'Angelo Russell sa panalo ng Los Angeles Lakers kahapon laban sa Toronto Raptors ay mukhang narinig na naman nga nito ang mga lumabas na trade sa kanya sa social media. Kung inyong ang matatandaan last year, mas gumanda nga ang laro nito dahil nga sa mga nagsilabas ang trade sa kanya at nangangamoy nga na nangyayari na naman ito ngayon matapos niyang salbahin ang Lakers. Pero ayon nga sa kalalabas pa lang na balita, hindi rin naman nga daw po matutuloy ang sinasabing pag-trade ng Lakers kay D'Angelo Russell kapalit ng center na si Walker Kessler dahil mismong front office na nga ng Utah Jazz na ang tumanggi sa ganitong klaseng proposal. Well, ibinulgar nga ng isang Utah Jazz insider, na ayaw nga talaga nila na kunin si D'Angelo Russell dahil mas interesado nga po sila kay Austin Reeves na impossible rin naman ngang ibigay ng Lakers sa isang trade. Kaya sa madaling salita, no deal muna nga ang nangyari ngayon sa pagitan ng Lakers at Jazz since wala pa nga sila ngayong napagkakasunduan sa kanilang ginagawang negosasyon. So yun lang nga mga ka-trops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA, kitikits muli sa ating susunod na video.